So guys, mayroon tayong i-repair na isang Sakura guys. Na ang problema nito ay walang power. So ayan. So ito ay model niya ay Sakura. So ayan guys, Sakura ang iyang tatak, kanyang tatak. So ngayon, try natin isaksak guys itong Sakura na ito para malaman natin kung ano ang sira niya. Sabi ng may-ari na wala itong power. So ayan, push button natin. Ayan, switch natin. So wala siyang makikita na display. So wala siyang nag-power on. Ayan. So ngayon, ating i-repair or ating buksan itong TV. So bunutin natin sa saksakan dahil buksan natin. Ayan, so ayan guys, so nabukas na yung ating amplifier. So ngayon, dahil wala siyang power, so ating iti-check yung power supply. So ito ay basic lang. So yung ating uunahin na pag-check ng supply dito sa kanyang power supply. So yung main niya ay yung transformer. Ayan, so linisan muna natin kasi marumi yung amplifier. So itong amplifier guys, mga 5 years na to na ginagamit sa may-ari. So ngayon nilinis natin kasi maraming alikabok. Ayan. So ayan guys, ating itumba kasi marumi yung kanyang sa loob. Ayan. So ngayon guys, nag-check tayo dito sa kanyang fuse kasi walang power. So ayan. So hindi siya wala siyang power guys. Ayan. So naputol yung kanyang fuse guys. Ayan. So ngayon, para malaman natin kung ano ang kanyang mangyari, ito ay ating i-jumper guys na pagsamantala lang itong fuse kasi pag maayos to, papalitan natin ng bago. So tiningnan lang natin yung power supply guys, i-jumper lang natin yung fuse para masukat natin kung mayroon ba siyang boltahe na lumalabas sa kanyang transformer guys. Baka short yung kanyang power transistor. O kasi guys, ito guys, ginagamit sa may-ari kasi pista sa malapit ng pista nila. So ito ay ginagamit. Nung ginagamit nila, kasi yung may-ari, bali dalawa sila ang nag-install nitong amplifier. So ngayon, pagkatapos nang ilagay yung speaker, so pinawer on nila. So hindi mag-on guys. Ayan, so binalik na natin yung kanyang fuse. So try natin isasak itong amplifier na to. So maluwang yung kanyang tornilyo guys. So
hugutin natin yung tornilyo sa kanyang fuse. Ayan. So, ngayon, try natin testing. Testing natin, guys. Saksak natin yung kanyang amplifier. Ayan, guys. So, ayan. So, nag-try natin. So, pumutok pa rin. Ayan. So, binalik ko na. Kinuha ko na yung fuse. Kasi pumutok. So, ngayon guys. Itong amplifier na to, guys. Ayan. Pumutok. Naputol pa rin yung ating ginamper na fuse wire. So ngayon ayan, so napuputok pa rin yung ating fuse wire. So ngayon tanggalin natin tong kanyang board at iti-check natin yung anong dahilan yung sira. So ayan, check natin yung power transistor. Pagkatapos, yung kanyang diode at yung kanyang fuse. So, itong fuse guys, dalawa to. So, left and right to, kaliwa kanan yung fuse. So, hindi naputol yung fuse guys sa kanyang main amplifier. Ayan guys, so tumutunog yung tester natin. Ayan. So, okay siya guys. Tumutunog yung kanyang tester. Yung ating tester, tumutunog. So, okay siya guys. Wala siyang putol. Ayan. Yan, babalik natin itong fuse. Kasi, itong dalawa guys, hindi na putol. So, try natin testing itong dalawa. So, ayan, wala siyang putol, guys. Ayan. Ayan, guys. So, ngayon, okay itong dalawang fuse. So, ang next natin i-test itong kanyang diode. Baka may short dito. So, baka yung diode lang ang nasisira. So, ngayon, nag-try ko, nag-check itong diode. Okay naman sila. Ayan. So, tanggalin natin itong supply niya, guys. Kasi pumutok yung fuse dyan. So, tanggalin natin supply. So, pagkatapos, tanggalin natin to kasi para malaman natin kung mayroon bang boltahe na lumalabas dito na AC. So, ngayon, tinanggal na natin itong power supply. Ayan, guys. So, itong ating ginawa guys, ito ay basic lang. So, yung mga baguhan na kabago pa lang sa electronics, so ito lang ang yung uunahin nyo kapag mag-ayos kayo ng isang amplifier. Ito lang yung uunahin nyo kapag walang supply yung kanyang amplifier board. So, mag-una tayo dito sa kanyang transformer. So, ayan. So, pinutol ko na lang wire na maliit yung supply sa pan at saka sa kanyang mga preamp sa tone control, guys. So, ayan. Natanggal na natin. So, ngayon, testing tayo. Check natin yung voltahe sa kanyang output. Ayan. So, ngayon, saksak natin itong AC cord
So ayan, check tayo ng easy. Ayan, power on natin. Ayan, so power on natin. So ayan, check natin yung kanyang supply, kung mayroon ba siyang supply. So guys, pasensya na lang kayo kasi natabunan yung aking tester. So ayan, nakikita nyo yung boltahe niya. So wala pa rin lumalabas na AC guys dito sa kanyang out ng isang kanyang tester. So ayan guys, nakikita nyo. Ayan, so yung walang boltahe na lumalabas guys. So, ayan. So ngayon, try natin i-check yung kanyang fuse guys. Baka naputol yan, yung fuse niya. So yung sira guys, baka itong transformer na shorted yung kanyang input guys sa AC. So ngayon tanggalin natin yung fuse. Tapos try natin testing. So ngayon guys, umiitim yung kanyang fuse. Pumutok kasi. Nag-short yung kanyang transformer guys, yung sa primary na transformer AC. So palagi na lang pumuputok yung kanyang fuse. So sa ganitong bagay guys na palaging pumutok yung fuse, papalitan natin yung transformer guys. Kasi yung kanyang primary ng AC ay shorted. So yan ang problema niya guys. Ayan, palaging pumuputok yung fuse na ito. So ngayon, sabihan natin yung may-ari na papalitan natin ang transformer. Itong transformer na toroidal. So ayan. So ngayon guys, ayan, nakikita nyo yung transformer na toroidal to guys. So ang supply nito guys ay 45045, at saka yung supply ng tone control ay 14014. Yung pan guys, 8 volts lang siya. So 16 volts kasi 8 volts yung kanyang AC guys. So yan ang supply ng pan. So ngayon, try ko na pinutol kong yung AC guys patungong switch at saka sa kanyang saksakan. So pinutol ko kasi mag-check tayo dito kung mayroon bang short dito sa kanyang AC cord na patungong saksakan at saka sa switch. So pagkatapos nito guys, yung nag-try ko nag-check dito, so hindi naman shorted. So ang problema lang niya ay yung kanyang transformer. So hanggat dito lang yung aking video guys. Update ko lang kayo sa part 2 na ito. Salamat guys and thank you.